Hi mga Beshi Wag! So ngayon magluluto po tayo ng paksin na baboy. Ito yung adobo na malahumba na rin, na ubod ng sarap. Ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lot-lot charot! So ito yung mga sangkap na kailangan natin sa ating paksin na baboy. Mayroon tayo ditong banana blossom. So ito yung nakita ko. Nasa lata na po siya kasi wala akong makitang puso ng saging. So ito na lang po yung ating inuha. Siyempre, kailangan po din natin ng bay leaves. So, ayan yung ating bay leaves, mga kabeshiwa. Magkakalimutan dahil ito po yung nagpapasarap sa ating paksiw na baboy. So, huwag kakalimutan ito, ha? Napaka-importante ito sa ating niluluto. Hindi mawawala itong toyo kasi alam nyo naman, napaka-importante ito sa ating buhay. Ang ating toyo. So, soy sauce. So, shout out dyan sa mga babaeng may toyo. Katulad nila, hindi ko katulad. Kunin po natin ng bawang. So, inislice ko na po itong bawang natin dito. And then, syempre, mga kabeshiwa, kailangan din natin ng black peppercorn. Ayan. So, kailangan natin yan sa buhay. Kailangan din po natin ng white vinegar. Yeah. We need some white vinegar. Syempre, ang ating magic sarap. So, magic sarap. Bacon and men. Charot. Kailangan din natin ng asukal. Brown sugar, kung meron kayong brown sugar, and much better. Pero syempre, ito yung napaka-importante na sangkap sa ating menu ngayon. So, ito ang ating baboy. Ito ay pork belly, mga kabeshiwak. So, ano pang hinihintay nyo? Magpainit na po tayo ng kawali. Ayan. So, shout out dyan sa mga mukhang kawali na katulad ko. Charot. So, syempre, papaandarin na natin itong kalan. So, hindi natin alam kung saan ang biyahe nito. Basta paandarin nyo lang. Tapos, ito yung ating kawali. Hintayin natin siyang uminit, ha? Painitin natin siya ng bahagya, mga kabeshi, ha? So, ilagay na natin itong pork belly na inislice ko lang into cubes. At hindi na natin kailangan maglagay ng mantika dito dahil itong pork belly ay kusang nag-e-extract ng kanyang sariling mantika. At balik ka rin natin ito para maging pantay ang kanyang pagkaloto, mga kabeshi. So ayan mga kabeshi wak, kapag ganyan na yung kulay ng ating baboy, itabi nyo lang dyan sa tabi. And then, pwede na natin igisa itong ating bawang. Okay? Naintindihan nyo ba? Nasundan nyo ba ang aking instruction? So, ganyan lang. Haluin lang natin yung bawang. Haluin natin yung bawang dyan. So, ganyan lang natin siya. Bango, grabe. Bawang pa lang yan, pero ang bango-bango na. Yan. So, pwede na natin haluin ng ganyan. Mukhang masarap yung ating karing baboy, no? Ayan, haluin lang natin. At sa puntong ito, mga kabeshi, pwede na natin ilagay yung 4 na kutsaritang toyo. Pero mga kabeshi, pwede nyo naman siyang dagdagan more than 4 tablespoons of soy sauce kapag kailangan. At huwag kayong mahiyang magdagdag kasi minsan talaga hindi sapat or sakto yung nilalagay nating measurement sa mga niluluto natin. Kaya kadalasan, tansyahan lang talaga. Nax, chef yarn. Charot. So ayun na nga, nilalagay ko na yung mga toyo dyan. Mga toyo talaga. Oo, yung mga toyo ng mga babae. Charot. Hanggang yan. At pwede nyo po siyang baliktarin para masaya. Charot. Baliktarin natin ito para ma-distribute ng maayos yung toyo sa ating karne. Tinuruan ko pa kayo talaga. Kala mo naman mas marunong pa ako kaysa sa inyo. Charot. Alam ko naman na halos lahat sa inyo ay alam nyo na ito. Pero gusto ko pa rin gawin ito para naman may magawa ako sa ating buhay. Hanggang yan. Hanggang yan. Oh, diba? Oh, diba? Ang ganda ng kulay niya. Yan. Tapos, next naman, lalagyan natin ng 1 cup of water. Yan. We need 1 cup of water. Yan. Lagyan natin itong water. Yan. Tapos, lagyan na natin ng bay leaves. Ito. Ayan.
Ayan. Kailangan natin lagyan to kasi yan yung ano, sikreto ng ating paksiw na baboy. Charot. So, ayan. Ganyan lang natin. Tapos, ilagay na natin tong whole peppercorn. Ito ay 1 tablespoon. So, ayan. Kalat lang natin ng ganyan. So, ngayon naman, takpan natin siya. At hayaan nating lumambot yung ating karning baboy. Mga kabeshiwak, ito pala yung tsura ng ating banana blossom doon sa loob ng lata. So, hindi natin to siguro ilalagay lahat. Or, what do you think? Ilalagay ko na ba ito lahat para masaya? So, tignan natin. Wait lang. So, ngayon naman mga kabeshi, ilagay na natin itong 6 tablespoon of white vinegar. So, ayan. Ilagay lang natin ng ganyan. So, kung gusto nyong mas maasim, pwede nyo siyang lagyan ng isang galong suka. Charot lang. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo ng mas maasim, dagdagan nyo lang po yung suka. Wala namang makakapigil sa inyo kung gusto nyong dagdagan ng suka, no? So, ayan. And then, hintayin natin ulit siyang kumulo. Tapos, takpan natin ulit siya. Ayan. So, mga beshi, ka-feeling nyo is natutuyo na po yung ating ano niluluto. Pwede nyo naman siyang dagdagan ng tubig. Okay? Pero, wag nyo naman siyang biglain. Baka maging ano yan, swimming pool. Baka maging swimming pool yung ating paksiw na adobo or adobong paksiw. So, dahan-dahan lang. Pag once na natutuyo na siya, then pwede niyo na po siya pwede niyo po siyang lagyan ng tubig. Tubig. Ano daw tubig? So ayan. So pakuluan lang natin ng konti. So sa puntong ito mga kabeshi, pwede na natin lagyan ng magic syrup. Ayan. So this is magic syrup. Ayan. Magic syrup baka naman. So hindi ko inubos yung isang sachet ng magic syrup. Kasi ayoko namang sumobrang sarap ito. Tapos mga kabeshi, pwede natin itong baliktarin isa-isa. Itong ating liempo para naman yung ano, para naman maging balanse yung kanyang kulay. So ganyan, baliktarin natin. Ayan. Nasa mahinang apoy lamang yung ating kalan. So, wag natin siyang ilagay sa high or mid-high or medium. So, nasa lowest, ano lang siya. Lowest to the lowest. So, ayan. And then, after nyan, dahil wala tayong brown sugar, syempre, ito yung aking ilalagay. Splenda, stevia. So, safe ito sa mga diabetic na pasyente. So, kung diabetic ka, gumamit ka po ng stevia sugar. Ayan. Haluin natin dahan-dahan. Ayan. So, ngayon naman mga kabeshi, ilagay na natin itong banana blossoms. Ayan. So, i-distribute nyo lang itong banana blossom dito sa ating baboy. Ganyan mga kabeshi. Tapos, syempre, haluin natin siya ng dahan-dahan na may kasamang pagmamahal. Hindi galit, ha? Huwag pairarin lagi ang galit sa puso, mga kabeshi. Kasi, masaya ang buhay kapag laging masaya. Dapat yung ating happiness or joy sa ating life is pure. Hindi yung peking kaligayahan lamang. So, dapat pairali natin yung ating tunay na ang dami kong sinasabi. No, basta, mga kabeshi, yan, ganyan lang. Haluin natin siya ng dahan-dahan. Tapos, takpan lang natin siya. Lutuin lang natin siya ng at least 10 minutes. Ganyan. So, ayan mga kabeshi, wakluto na po yung ating paksiw na baboy. So, tiki man time! Ayan, umuusok-usok pa yan mga kabeshi. Ayan o. Oh. So, tiki man time. 1, 2, 3, let's bite.
Ang sarap! Ang sarap ng mga kabeshi. So, thanks for watching, mga kabeshi! Kain!